Inaasahan na ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil sa dalawang taong pagsasara ng tandang Sora flyover na magsisimula mamayang alas 11 ng gabi para bigyang daan ang konstruksyon ng tandang Sora station ng Metro Rail Transit o MRT-7. Apat na lane ng tandang Sora flyover at ng intersection nito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ang isasara mula sa elevated guideway at pocket track ng MRT-7. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Jose Arturo Garcia, tatagal ang pagsasara nito hanggang 2020. Nabatid na nasa 100,000 motorista ang bumibiyahe sa Commonwealth Avenue araw-araw at maapektuhan ng pagsasara ng flyover. Nilinaw ng EEI Corporation na siyang private contractor na nagtatayo ng MRT-7, sisimula naman ang paggiba sa tandang Sora flyover sa 3rd Linggo ng Marso. Isa kasi ito sa mga 3 istasyon na target matapos kaagad ng Department of Transportation para payagan ng partial operations. Sinabi naman ni MMDA Command Center Chief Edison Nebrija, makakaranas ng bumper-to-bumper traffic lalo na tuwing rush hours ang mga motorista sa Fairview, Batasan, Katipunan at Elliptical Road. Kaya naman ang mga maapektuhang biyahero ay kailangang mag-U-turn slot, 700 metro ang layo mula sa tandang Sora intersection na inaasahang matatapos sa loob ng 3 buwan mula sa petsa ng pagsasara. Samantala, ang iba pang apektadong motorista ay kailangang pansamantalang mag-U-turn slot, 500 metro ang layo mula sa tandang Sora intersection. Ang mga sasakyan naman na galing sa Katipunan Avenue ay dapat kumanan sa Commonwealth Avenue pa Fairview bound, mag-U-turn malapit sa Home Depot at muling kakanan sa tandang Sora Avenue. Ang nagmula naman sa tandang Sora ay kailangang kumanan sa Commonwealth Avenue, mag-U-turn malapit sa Microtel at muling kakanan sa Katipunan. Ang MRT-7 project ay kinapapalooban ng pagtatayo ng 23-kilometer railway system na mayroong 14 na istasyon mula North Avenue sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte sa Bulacan. Para sa Eagle News, Lican La Salvador, I am one with 25.